Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakagula dahil mga kabalbalan na nangyayari sa loob ng Malacanang ay talagang isiniwalat na dahil sangkot di umano ito si House Speaker Lisa Smags at Kuting ng Norte. Dito natin makikita mga kaibigan na napakalaking pera ang kanilang natanggap na 3 billion. Tila dito nga natin makikita na talagang ang kababalaghan at mga korupsyon sa bansang Pilipinas ay harap-harapan ng ginagawa sa ating harapan. Dito natin makikita mga kaibigan, ano nga ba ang purpose ng mga pulpolitiko na tumakbo na ito? Tila nung nanalo na sila ay talagang korupsyon ang nasa isip nila. Talagang wala na yung isip na pagsisilbihan ang taong bayan. Dito nga natin makikita dahil sa nangyaring 3 billion na ito na binisto nga ni Madam Maharlika at may hawak nga na ebidensya ay tila naman dito nga nakatanggap ng samot-samot pang babatikos itong si Lisa Smags at si Kuting ng Norte na ito. Dito kasi natin mga kikita mga kaibigan na wala na, garapala na ang nangyayari sa bansang Pilipinas samantalang ang problema ay hindi nila hinaharap. Ang ginagawa lang nila ay nakafocus sila sa pangungulimbat ng kaban ng bayan. Kaya naman, marami nang naghihirap ngayon at nawawalan ng tiwala sa administrasyon na ito dahil puro na lang pangako ang kanilang ginagawa at wala pang natupad kahit na isa. Dito natin makikita na mas malala pa ang kanilang pamumuno sa mga Aquino. Talagang sabi ng maraming netizen, ito ang worst na administrasyon na naranasan natin ngayon dahil sobrang naghihirap at nag-timestrip pa ang presyo ng mga bilihin. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Actually, na-post ni Sas Rogando yung complaint nung kanilang supposedly merger na si Ader. Alright? So, di ba, pinost ni Sas yung copy ng kung saan yung statement nitong plaintiff na si 26 Capital. Alright? 26 Capital Acquisition Corporation and Holdings sa Court ng Chancery of Delaware. So, inilabas siya. Then after that, maraming nag-vlog at nagsulat, you know, napukaw ang kanilang damdamin at maraming nag-tag sa akin, although busy ako, na sinasabi ninyo, nakabingo na naman, you know, totoo nga ang sinasabi ni Maharlika kasi nakarating nga sa State of Court of Delaware yung yung reklamo nitong kanilang supposedly SPAC, you know, partner or merger na kung saan dapat itong UEC or Universal Entertainment, yung kanilang kumpanya ay ilalagay sa NASDAQ, okay? Listing sa New York. Alright? At nag-file nga ng case against them sa Tiger Resort Asia and sa Universal Entertainment. So, ngayon mga kababayan, tahimik pa rin ang mainstream media patungkol dito at siguradong-sigurado tayo na nabusalan ang kanilang mga bunganga. Imagine ninyo, international news, di ba? Ito ay nakasulat doon sa statement nitong kanilang merger, di ba? Na si Ader, yung complainant, yung plaintiff, na si Martin Romualdez, Speaker of the House, si Tambaluslos ay nakialam. So ito ay dapat panagutin. But, i-review muna natin. Mayo, nung binlog natin sa inyo na sinabi ko na wala pa, hindi pa natin alam yung SPAC na yan. Okay? Na, I mean, nandiyan na sa news, na sa casino.org, na meron talaga silang agrimento. Okay? Agreement dun sa SPAC nga na para mailagay sa international listing itong kumpanya na Okada or UEC. So, ang nangyari dyan mga palangga, may sinabi ko sa inyo na si Liza Araneta, si Martin at si DOJ at si Pagcor ay nakialam dito sa issue ng Okada o Okada dispute between
Mr. Okada, you know, and dito sa Tiger Asia Leisure. All right? Okay. Good afternoon, sabi ni Clara Balmaceda. So, ayan, present ang aking mga palangga. So, sinabi ko sa inyo noon, ang concern ko lang na apektado yung mga employees ng Okada Manila dahil hindi na ibibigay ang tamang benepisyo sa kanila. So, sinabi ko sa inyo noong Mayo na kaya nagkaroon ng legal opinion or ng opinion itong PAGCOR dahil sa kadahilanan na ginamit ni Martin Romualdez, Speaker of the House, ni Liza, ang power nila para tumanggap ng bribe. Kung natatandaan ninyo, kininanap ko yung notes ko dito, mga palangga, kung magkano yung nakuha nila ni Martin Araneta na pera during that time ay 3 billion, di ba? Sinabi ko sa inyo na kumita ng 3 billion itong grupo ni Tambaluslos, ni Bonjing Remulla, okay, ni Liza Araneta ng 3 billion na binigay ng UEC o yung parent company ng Okada. Ram, thank you so much. So kung natatandaan ninyo, kung nakaka-follow kayo sa vlog na ito, so ito na nga yung heavy luggage na i-deliver based dun sa document na i-forward na sa complaint, okay, ni Ader. Mga kababayan, ito ha, tignan natin to, asan nandito. So ito na nga yung heavy luggage. Okay, that was July. Okay, July. Tama ba? Okay. Last year, okay, tama, June, July. Yeah. July of last year, ito na nga yung sinasabing heavy luggage doon sa nakalagay na document na, I mean, sa email, okay, papunta kay Director Tokada. Sabi dito, I think that the reason why the president is irritated, the president is the president of the UEC. Mamaya, discuss natin yan. Irritated that that he finds it quite difficult to file a Hong Kong not this one. Hindi pala ito. Yan. Ano dito? Okay. After the actual item arrives safely, I will set up interview with Martin. Romualdez. Ayan, nakalagay dito sa documents na ito. But anyway, yung heavy luggage na sinasabi, ngayon alam na natin na 3 billion pala ang laman ninyon. Diba? Kasi binanggit ko yung figure sa inyo na nagbigay ang UEC ng 3 billion sa grupo ni Liz, ni Martin at nila James Lorenzana, Michelle Lazaro. Diba? Nila Martin, kasama pa nga sila Bibot Nolan doon sa meeting. Diba sinabi ko na sa inyo yon, mga kababayan? So balikan natin yung timeline. Bakit nagkakaganito at bakit nakikialam ang Jutang Jenimes na Liza na matakaw sa perdal siya lahat ang author nito ng kabalbalan sa ating bayan? Maraming issue pero gusto kong tumutok dito sa Okada na ito dahil walang media, I don't know, hindi ko pa na-check, pero walang nagsalita, walang nagbalita patungkol dito. Bakit? Nasuhulan na ba ni Liza, ni Martin, ang mga bunganga ninyo kaya hindi kayo nagsalita? Hindi nyo man lang ineko yung balita na sangkot ang Speaker of the House dito, mga kababayan. So ngayon, itong ikse ng kaganapan. Imagine ninyo, noong May 31 of 2022, di ba nagkaroon ng takeover dahil nag-release nga ang Supreme Court ng status quo ante order na ibalik na nga ang pamamahala kay Mr. Okada. Right? So ano nangyari doon, mga palangga? Balikan natin, May 31, May, June, July, August, then September 2, nag-release, di ba May 31, ang presidente hindi pa si Kuting dahil hindi pa naman, panalo na siya pero hindi pa siya nakapag si Pangulong Duterte pa. That was May 31. So during that time, mga kababayan, habang ibinalik ng Supreme Court sa bisa ng status quo ante order, ang pamamahala, ang management kay Mr. Okada ay gumagawa na ng paraan itong sila Michelle Lazaro, si James Lorenzana para makipag
bribe, okay? Para bigyan ng bribe o sila lahat magko-collab sila para humingi ng pera sa parent company sa Japan para maibalik sa kanila sa Tiger Asia ang pamamahala dito sa group nga nila Lorenzada, nila Van der Sande, nila Byron Yip, yung mga nakalagay sa dokumentong ito, nire-review ko lang sa inyo. So, ano ang nangyari doon, mga palangga? Ang nangyari, last year, ang ginawa nila, nag-release ng legal opinion ang Department of Justice through PAGCOR, right? Si Boying Remulla, at inatasan niya itong si Altenco, nakasama nga doon sa meeting na may hawak akong picture sa loob ng Okada, si Altenco, si Bibot Nolan, si Liza Araneta, si Ahas, di ba? Si Ahas, si Michelle Lazaro. So, yung picture na yun, yung mga meeting na yun na pinag-uusapan nila kung magkano yung share nila. So, anyway, so yun na nga. Noong September 2, sa visa ng legal opinion ng Department of Justice, sinabi ko na sa inyo na mas mataas pa ba ang Department of Justice sa highest tribunal o sa Supreme Court? Mas mataas pa ba sila? Definitely hindi. Pero inabuso nila yung kanilang power para nga naman matanggap nila yung 35 billion, which is yung, not 35, sorry, 3 billion pesos, which is yun ang heavy luggage na minimension doon sa complaint, okay, ni 26 Capital. Right? So yun mga kababayan. Ano nangyari dito? Right. Yan. So ano nangyari dito? Ginawa nila ng paraan sa pakikipagsabota ni Tambaloslos at nakasulat naman dyan. Okay? Nakasulat naman dyan sa plaintiff document na pinorward niya sa Delaware, yung sa statement nila, na si Martin Romualdez ay talagang ginamit ang kanyang power para i-bribe not only ang kanyang pagiging Speaker of the House, pero pati ang justice, yung mga court justices. So nakita ninyo, Mayo, sinabi ko na sa inyo, ngayon may lumabas na reklamo, na statement coming from supposedly ang kanilang SPAC or kanilang partner para magkaroon ng international listing sa NASDAQ. Ngayon, bakit lumabas ito? Kasi nga, ayaw na nga nilang ituloy yung kanilang merging. Alright? Kaya naman, ayon kay Jason Ader, ito ay illegal based doon sa agreement na kanilang pinirmahan. Alright? Kaya naman, inilabas niya ang kwento, diba, na supposedly internal lang at sila-sila lang nakakaalam at isa mismo sa member ng parent company ay bumalikta din o nag-squeal na sinasabi dito, mamaya sabihin natin ang pangalan, na talagang nagkaroon ng pangingialam ang gobyerno ng ating Kuting. Alright? So ang gobyerno ni Kuting ay nakialam. So last year, okay, ay pinadampot din nila si Mr. Okada, kung saan, di ba, ang nangyari doon ay hinuli siya sa airport. Di ba? Dahil meron siyang warrant of arrest dahil nga sa bintang ng kung mga kasong na-dismiss na later on. Ang isa na lang yata natitira yung grave coercion. Di ba? Na nilalaban pa rin nila sa court. Dahil si Mr. Kazuo Okada, mga palaga, dinampot nila sa airport at sabi ng kanyang lawyer, that was last year, no? Na willing naman harapin si Mr. Okada yung Philippine law para mabigyan, 'di ba, para, you know, para squarely ay malabanan niya yung mga charges against him. So yun yung sinabi ni Mr. Okada last year through his lawyer. Ngayon mga palangga, 'di ba, sinerve yung warrant para sa airport pa lang. Minagshot siya. So ang ginawa naman ng mga taga yung nandoon, kung sino man ang nagmagshot sa kanya, nilik nila sa media mga bayaran para nga naman idiin, ilagay sa utak ng mga nakakapanood o mga Pilipino si Mr. Okada ay isang kriminal. Parang ganun yung ano nila eh, yung kanilang portrayal, di ba? Pero anyway, nakapag-bail right away si Mr. Okada, kaya naman nakalaya siya, di ba? Nakawala siya habang
dinideal niya yung mga accusations against him. So nakita niyo yung mga palaga. Although sabi nga doon sa sinerch ko na halos lahat ng mga inakusa sa kanya ay na-dismiss na, yung grave coercion na lang yung nangyari nga noong May 31. So ito ay malinaw, mga kababayan, na ang gobyerno ni Kuting at Ahas at yan, lahat ng mga hegemon, Speaker of the House, ano pa nga ba ang ginagawa ninyo? Tahimik ang mainstream media. Yung mga taong may kakayahan para gumawa ng aksyon, para labanan itong mga hayop na ito. Dahil nung time na yon, nung nag-vlog din ako doon, nasa Canada nga ako, mga palangga, ito ha, information coming from my Puting Ahas. Nung nagkakagulo kayo habang ako'y nagsasaya, di ba? At nag-vlog ako for a while, ang head of police ng Paranaque, okay? Ano nga pangalan ng head of police sa Paranaque? Si Garduque, okay? Yung head ng chief of police na si Garduque ay pinapunta ka agad sa Okada. At pinag-usapan nila, okay, ito ha, makinig ka, Garduque. Bakit ka mo pumunta, ang chief of police ng Paranaque, sa Okada, Manila? At ang sumalubong sa'yo, chief of police Garduque, dahil ang behind pala, ayon sa Puting Ahas, ng pagka-promote mo bilang chief of police ay si Martin Romualdez, mga kababayan. Kaya naman, noong medyo nag-ingay for a while, na nasa Canada nga ako, ang issue dito na si Martin Romualdez ay tumanggap ng bribe based doon sa statement ni Jason Ader ng 26 Capital ay nataranta sila. Kaya pinapunta ang chief of police ng Paranaque at pinag-usapan nila kung paano nila ma-counter itong mga isyong ito, kung paano nila patayin ang issue. Alright? So ang tumanggap o nag-entertain o nag-usap doon sa Okada, Manila, ito, ay si Regis Lama, na kung saan siya ay senior manager of security. Alright? So ngayon, mga kababayan, nataranta even si Hans van der Sande. Nando doon din siya, nataranta at pumupungas-pungas pa ayon sa ating mga Puting Ahas dahil sa yung apoy, 'di ba? Lalong kumakawala patungkol dito sa pagkasangkot ni Martin Romualdez sa pagtanggap ng bribe, which is 3 billion or yung heavy luggage. Nung may sinabi ko sa inyo 3 billion. Hindi ko alam kung saan nakalaga yung pala heavy luggage from Japan, right? Doon sa statement. Ganyan nga, mga kababayan, ang nakarating pa sa atin, ang mga transportation ng Okada, Manila, yung mga service ba nila, yung mga transportation nila, yung mga van and everything, pinapagamit sa Pulis Paranaque. Okay? Sumasakay ang mga kapulisan doon sa private car na pagmamayari ng Okada para harasin ang mga taong gusto nilang harasin na sa tingin nila ay hindi kumakampi, okay? Dito kay La Lorenzana at kay Lazaro. Nakita niyo, mga kababayan, grabe talaga ang pangaharas nila dahil kasama din yan sa head of security si Dibold Zinas. Remember Dibold Zinas, yung manyanita? Kumikita din po siya dyan sa Okada dahil siya ang head of security. Right? Kasama yan si Dibold Zinas na nag-take over noong September 2. So magkakasabwat sila. Kasi nga naman, may heavy luggage. May 3 billion, di ba? So ngayon, ang nangyari dito, mga kababayan kong pinalangga, itong listing sa 26 Capital talaga, okay, itong issue na ito ay gusto naman sana nung Hans, okay? Hans van der Sande. Kaso dahil nga sa mga issue, okay, nagkaroon ng takeover, nawala sa kanila yung yung management ng May 31 na takeover ni Kazuo Okada with Donny Boy and Dindo Espeleta, di ba? So kaya medyo nagkakagulo at nagkakaroon ng delaying tactics doon sa merging, okay, ng SPAC. So kaya masyadong
magulo, okay, yung management at yung merging, kasi hindi rin nila sinabi right away kay Jason Ader na mayroon palang ganitong issue. Right? So ngayon, mga kababayan, ang pinaka-main issue po dito, actually, yung pangingialam ng babaeng ahas, pangingialam ni Kuting, pangingialam ni Martin Romualdez, pangingialam ng gobyerno, pangingialam ni DOJ Secretary, ni Al Tengco, na ginamit nila, inabuso nila ang power, okay, nila para kumita. At ito po ay labag sa batas, impeachable ito. At I hope talagang mayroong tututok dito dyan sa Pilipinas at simulan nyo na talagang itrial ang mga hinayupak na ito. Diba? Ngayon mga palangga, ngayon itong si Tagiochi, okay, nakalagay din dyan sa document, isa sa mga EC board, okay, director din siya, ang sabi niya dito, wag na lang tayo mag-local listing, okay? Sabi niya, isama na lang natin sa NASDAQ, sa International, okay? NASDAQ sa SPAC nga, yung merging nila. So ngayon nga mga palangga, nahanap na nila itong si Jason Ader. Kaya naman nagkaroon ng merging. So nakapagbayad na, right? So ngayon, yung nakalagay dyan sa statement na si Jun Fujimoto, makasama dun sa mga email, mga palangga, nung nabawi, okay? President ng UEC, Jun Fujimoto, parent company based in Japan, nung na-take over ni Kazuo Okada, nila Tony Boy Cuanco, nila Dindo Espeleta, nung May 31, sa visa ng Supreme Court anti-order, nagalit ang lolo niyo. So nung nagalit siya dahil nabawi na nga ni Mr. Okada, alright, talagang gigil na gigil siya. Kaya naman, ang ginawa ni Michelle Lazaro, ni James Lorenzana ay nakipagsabwata na, ginamit nila yung kanilang power para nga naman magkaroon ng legal opinion, yun nga yung ginawa ni DOJ at ng PAGCOR para ibalik ang management sa kanila. Sa grupo nila, James Lorenzana, sa grupo nila, Attorney Michelle Lazaro, sa grupo nila, Byron Yip at ni Hans Andersande. Ngayon, Andersande. So ngayon mga palangga, so ang nangyari dito, nung May 31 na nga, di ba? Si James Lorenzana, si Michelle Lazaro, si Hans Andersande, Byron Yip, dapat tatanggalin na sila ni Jun Fujimoto. Kasi nga incompetent. Yun pala ang chika boom boom doon. Kasi nga, dahil sa NASDAQ list, dahil sa nadidelay-delay itong NASDAQ listing na ito, di ba, with Jason Ader. So yun pala ang chika boom boom doon, mga palangga. So itong dalawang expat na ito, si Hans van der Sande, si Byron Yip, si James Lorenzana, at si Michelle Lazaro with Tokuda-san, ay nakipagsabwatan at nag-propose sila ng draft na pinadala nila o na in-address nila kay sa president ng UEC nga, which is itong si Jun Fujimoto. So ngayon, nag-propose sila ng draft na babawiin nila. Sabi niya, babawiin namin ng Okada. Okay? Sabi nitong grupo ng mga mandrobo na nakipagsabuatan kay Lisa, nakipagsabuatan kay Tambaluslos, basta nakipagsabuatan sa gobyernong Kuting, nag-propose sila ng draft, okay, President Fujimoto, babawiin namin ang pamamahala ng Okada kay Kazuo Okada, kay Tony Boy, kay Dindo Espeleta, pero magbibigay ka ng malaking halaga. Which is, ito na po uli ang heavy luggage na nakalagay dyan sa statement na nasa Delaware Court na ngayon. Okay? So ngayon, inilagay dun sa kontrata not only the 3 billion or the heavy luggage, okay? Nakalagay sa draft na babawiin ang pamamahala kay Mr. Okada, but ito pa ang nakalagay sa agreemento na kailangan bayaran si Hans ng $80,000 na sweldo
silang dalawa ni Byron Yip. Okay? Ngayon, ang kay Hans naman, yeah, ang kay Hans naman, commission basis per transaction, which is around $6 million, ayon dito sa ating puting ahas. Ngayon, another thing, ito nakalagay ito sa document, $35,000 naman ang pinropose ni Michelle Lazaro at ni James Lorenzana na sweldo kada buwan. Alright? Ito yung kanilang pinropose doon sa parent company sa Japan. Ganito yun eh. Okay, sige, babawiin namin kay Mr. Okada. Magantay ka lang, bigyan mo lang kami ng couple of months. Pero ito yung aming agreement. Ito yung aming ano, ito ang aming proposal. Bigyan mo kami ng sweldong $80,000 kay Byron Yip, tapos kay Hans van der Sande naman, di ba, commission basis, which is total $6 million. Then $35,000 naman para kay Lazaro at kay Lorenzana. So kaya nga po, nagkaroon ng nagkaroon ng legal opinion ang PAGCOR kasi nabayaan, walang hiya through heavy luggage, which is nakalagay niya sa statement ni Jason Ader ng 26 Capital. Nakita niyo? So ngayon mga palangga, kailangan i-retain pa, okay? At renewable ang kontrata nila with Okada. Isa pa 'yon sa kanilang proposed. You know why? Kasi kapag nagtuloy-tuloy, pag naging successful ang merging ng Nasdaq SPAC between Okada, ay makikita, mga palangga, syempre magpapapalit ng board, may papasok na ibang board. So ang mangyayari, makikita nila, pag nagkaroon ng merging, may additional tao, di ba? Makikita nila, ma-audit nila, o makikita nila yung corruption. So kaya naman, isa sa pinropose nitong grupo ni Michelle Lorenzana, ay Michelle Lazaro at ni James Lorenzana ay i-retain sila for 3 years at renewable ang contract nila para hindi makita ang mga bakas ng kanilang corruption. Yan mga palangga. At dito, hindi rin makikita ang corruption sa pamamagitan ni Martin Romualdez kasi I'm telling you, I told you noong May pa na isa sa mga pangako o isa sa mga ano pangako, usapan pala between Liza Ahas, Martin Romualdez, alting ko na magbibigay ng regular na bribe ang mga tiwali na sila Hans, sila Byron, sila Lorenzana, sila Lazaro sa gobyerno ni Kuting ng Norte. Hindi ka pa naman mapapadyutang dinina. Mga kababayan, kaya ito yung mga proposal nila doon sa parent company kay Fujimoto based in Japan na sige, magbigay ka ng heavy luggage kasi ibibigay namin kay Martin, kasama na rin sa kanya siguro, di ba? Nagati-hati sila ng 3 bilyon. Di ba nakalagay sa document na deliver, like 3 days lang na deliver? That was June. Kung tatalinuhan ninyo ang inyong pag-iisip, May 31, na take over legally ni Mr. Kazuo Okada. Ang kanyang siya ang founder niya ng kanyang kumpanya sa visa ng Supreme Court anti-order. Tapos June, gumapang na itong sila itong mga tiwali, di ba? Sila Lorenzana, itong dalawang Pilipino na tong masyadong swapang. Gumapang na sila para gamitin si Ahas, si Romualdez, ang kanilang power na supposedly sila ay para sa Pilipino at ang kanilang panatilihin ang healthy business through these mga investors. Sabi ko nga sa inyo noon, paano tayo magkakaroon ng investors kung itong mga hinayupak na ito ay tumatanggap ng bribe? Diba? Paano magkakaroon ng maraming investors kung mismang Speaker of the House, ang presidenteng si Kuting at ang asawa niyang Ahas ay tumatanggap ng bribe galing sa mga foreign investors? So yun ang nakakagalit mga kababayan. And I hope ngayon tignan mo patay sa social, sa mainstream media kasi yung mga bunganga
majority ng mainstream media ay sinungalingalan na ni Lisa ng pera yan. Imagine yung Rappler, Philippine Star, I don't know, hindi ko pa na-check in sa kanila. Sila yung mga maiingay dyan, di ba? Na mga anti-Marcos. Bawat kibot, bawat otot ni Kuting noon, binabalita nila. Pero ngayon, bakit tahimik? Sangkot ang Speaker of the House. Sangkot si Lisa Smugs dahil may picture ako, dahil na ako sa korte. Kahit karay-karay niyo ako sa korte. May papakita, mapapatunayan kung sinasabi ko sa inyo, nakasama sa meeting si Lisa Ahas. Kaya nga ang question ko, anong ginagawa ng Jutang Ginemis na babaeng sugapa, kulang na lang, pumutok na yung tiyan niya sa pera ng bayan. Anong ginagawa niya sa meeting with Altenco, with Lorenzana? Sabi ko nga, issue ng Okada, bakit nandoon ang first Ahas? Bakit siya nandoon? Maliwanag pa sa sikat ng araw, nakasama si Lisa sa pagtanggap ng sa part ng heavy luggage na ibinigay kay Martin Romualdez. If base natin doon sa puting Ahas na nagkwento sa atin. I mean, nagkwento na naka-witness pala, not nagkwento lang. Naka-witness, mga kababayan. Ay, nako. So ngayon, dahil nga, ito isa sa mga proposal nitong mga tiwali na sila Hans. Well, mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang matapang nga na ibinubulgar ni Madam Maharlika ang mga kabalbalan ng ginagawa ng administrasyon na ito. Dahil nakapagtataka, mga kaibigan, hindi nga ito linalabas sa mainstream media at talagang kakampi na nga yata nila ang pagiging korap ng mga officials at talagang tumatanggap nga ba sila ng pera. Dahil kung matatandaan natin, nung panahon ni Pangulong Duterte ay talagang si President Rodrigo Duterte ang kanilang tinututukan lahat ng kamalian na ginagawa ni President Rodrigo Duterte. Kahit tama ay ginagawa nilang mali. Ngunit ngayon, ang mga mali ay ginagawa nilang tama. Ano ba naman ito, mainstream media? Kaya naman, hindi na katiwa-tiwala ang mga balita na inalalabas sa mainstream media. Well, mga kaibigan, kung kayong tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.